dito pa rin, Cap Center, Cebu. Tanga na buhayin natin, FlipTop ang para sa parating na laban. Nagkasalamat palagi sa Cebu, sa lahat ng punta namin. Ang saya lagi dito, lakas lagi ng suporta. Sarap din na Rapolo Minefields kagabi sa lahat ng sumama sa amin dun. Malaking shoutout sa inyo. Whipcaps.com, check nyo yan. Shoutout sa FlipTop staff, Visayas Division staff, John Leo Tata. At ito, sa kanan ko, wala balansuela pa para sa inyo. Magingay para kay Apekz! Peking kandidato, peking nakaibigan, peking dede, peking cheque, peking kapaligiran, peking romansahan sa telebisyon, nakahiligan, peking lakas na loob at kasiyahan na panandalian. Nakangiti lang sa boss pang nakaharap, sabi ng konsensya mo, oy tol, huwag ka magpanggap. Kaso no choice, ano naging patama ba sa'yo? Peking na ang bagong tunay, pare, prangka lang ako. Maraming salamat, Cebu. Sulitin natin ticket nyo. Tara! At sa aliwa naman, mula muntin lupa pa para sa inyo, magingay para kay Shernan! What's up, motherfucker? Ako nga pala si Master Pogi. Dahil wala akong kanta, painggan nyo na lang yung kanta ni Shernan. Sa pinamagatang, Ball is Life. Tuloy ang laban, sundalo ng kalye. Sa data ko ay bola at handa na umatake. Kahit saang lugar ako'y handang sumabay. Walang makakapigil sa'kin kahit na sumablay. Mahaba pa ang oras, mahaba pa ang biyahe. Ang gamit ko'y talino at lakas pati diskarte. Wala sa bukabo lang yung uguminto. Ball is Life, pati na to ng buhay ko. Pogi! 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 Binabati ko nga pala si Sargo ng Sandamukan. Salamat sa Rap and Rap. Kay sa boss ko, si Elso Joko, Oyo Boy Joko. Kay Mocha, nagpairam ng eyeliner. Salamat. At kay Doc James Diaz ng LTO Muntinlupa. Maraming salamat sa ana. Marami ka pang napatalungan sa amin. Ha? Ayun lang. Enjoy! Nanalo si Apekz ng Goytos. Pinili niya si Shernan mauna. Gubat 5, pakinggan natin unang banat kay Shernan. Yawa Bars Game? Yeah! Isang taon. Isang taon, dalawang laban sa sibuya na binigay niya sa aking misyon. Agad-agad akong umoo. Bakit? Namiss ko dito yung lechon. Ako nga pala si Master Pogi. At siya si Mr. Guapo. Alam niyo kung ano pinagkaiba. Ako yung Pogi, siya yung Guapo. Nakakatawa. Nakakatawa. Ano mas nakakatawa yun kundi yung nakakatawa? Welcome back sa liga. Patagal-tagal mo rin itong iniwanan, buwat nung kumikita ka na. Ako kahit pagod sa kaliwat ka ng taping namin na naging lustre, di pa rin ako nagpapahinga. Kasi di naman importante sa akin ang pera. Ang mahalaga'y makapagpasaya ko ng tao. Ikaw nung nawala ng pera, bumating ulit. Putang inang tugado. Puro pera kasi ang nasa isip, ditong may balbas na parang palayan. Mababa nga lang TF ko dito eh, di ba boss? Pukonsensya ka naman. Diba marino ka? Oh. Ngayon sino ka? Bumaba ata ang ranggo mo sa tanod. Mas pinili mo maging tagalaba nila Luni kaysa sa mas malaking sahod. Ninais niya makatungtong ng barko, kaya pumatong siya sa bubong. Nung nakaakyat tumalon, batang pier pala si Gunggong. Pero seryoso, nakapaglayag naman siya, nalimot ang ilang parte ng mundo. Baon-baon ng pangarap, dalawang kanin at isang order ng munggo. Alam niyo kung anong ginawa niya nung nakarating siya sa London? No! Hinanap si Dondon. Alam niyo kung anong ginawa niya nung nakarating siya sa Brazil? No! Hinanap si Camille. Alam niyo kung anong ginawa niya nung nakarating siya sa Israel? No! Hinanap si Ismael. Teka. London, Brazil, Israel, wala ba nakapansin ang aking linya? Lahat ng taong hinanap niya sa lugar na yon, di niya nakita. Kaya ayan, siya'y nag-rap na lang ulit. Inaral maigi ang style ni Luni, kaya pansinin nyo mamaya, bigla yung lulupit. Puro multi na ang banat, bumubuti na ang sulat, kaya di na ako nagulat, pati buhok na ay naunat. Konting Luni papex, panot ka na rin. Pero di ka magiging hari ng tugma, kasi ikaw yung rapper na hinulma ng puyat, shabu, mariwana, Luni, at mga baklang pinuputukan ka sa mukha. At speaking of bakla, buti na aatim ng girlfriend mong halikan ka sa kabila ng salabi mo'y may bigitilyong nakadampi na rin. Sa bagay, ganyan naman talaga pag mahal mo, kahit ex pa ni Rowell, handa mong tanggapin. Isang patunay na may forever. Napaka-sweet nyo, ano ba yan siya? Bagay na bagay nga kayo kasi ikaw na mamakla, ng lalaki naman siya. Alam niyo kung bakit mali yung girlfriend niya? Bukod sa bugaw, scorer pa.
Kamag-anak ba yun ni Johnny? Kasi Walker siya. At shoutout sa Maynila. Ayusin nyo naman serbisyo nyo. Ilang buwan nyo na kaming ginagawang tanga. Buti pa si Apekz may tulo, yung grepo namin wala. Iyo. Tayo na pala, Apekz. Yo! Kinukumpara mo ako kay Luni, ano ka ba napapraneng? Tang ina, hindi ko napapansin. Ganun na pala ako kagaling. Oh! Kahit magsuot ka ng wig, kamukha mo pa rin si Badang. Sakto ng costume! Next week na yung Halloween niya, suot mo, huhubarin mo na lang! Nagkamali ka ng gubat na pinasok. Tayo'y nandito sa Jumanji. Paano mo ako masasaktan? Ako yung nag-beast mode na usumaki para tinapat nyo sa tunay na karera yung Mio sa Ducati. Outdated yung estilo mo parang free throw ni Sakuragi. Gunggong! You and I, do or die na sa Gubat 5. Taas sa ugsuang sa buang ay... Murag butanganan sa donut, bay! Kahit magsuot ka ng suit and tie, di ka magiging beautiful sa human eye. Mukha kang security guard sa nuwatay! Pababaksakin ko ngayon itong muntin lupa pride pag pinakitaan kita ng aking kupal side. Kikilabutan ka na para napanood mo ulit si Tupac live! Walang ganyan sa angka ng Xing Shang Fu. Di ka nagwagwapo kahit gumamit ng sangkatutak na Ching Chan Su. Isa kang malaking pusi, parang rebulto sa Cairo. Pag sinabihan kita ng pangit, insulto kay Saito. Gusto sana kitang patayin sa bisay para doon ka malibing. Huwag mo akong salingin. Masyado akong mainit kaya wala sisihan ko sa gubat magkaroon ng kaingin, ano? Karap mo na ako para ka nakita ng mumu sa Pangasinan. Ikaw ang inaay kaya lamong ka sa akin at wala akong ititirang mumu sa pagkainan. Ikaw ang alay kaya pwede kitang ihambeng sa tupat, mga kambeng. Feeling gangster pero sa totoong buhay, isa kang tuta na malambeng. Anak ka ng puta, para kang muta na papansin. Wala kang bars, nakakahiya. Tagamunting lupa. Upa ka pa man din, ah! Pag daw nagpa-practice, umuusisa ng puting pusa parang palo. Meron daw siyang munting lupa sa munting lupa. Nasa paso. Costume, yan na kanyang mabisang pang-uto. Pero kung papansin ninyo yung mga banat niya, yung mahinang angulo na tila magulo. Na-aksidente ba yung mga linya mo? Kasi sa sobrang gasgas, parang kita na buto. Tanginan to, halatang wannabe, yung mga linya mo sa sobrang gasgas, wala nang warranty. Hindi masasalba ng costume yung pagiging banu mo sa liriko. Pinagtitripan niya daw yung mga kalaban niya, tarantado, ginagago mo sarili mo. Ngayon sabihin niyo sa akin kung sino sa amin niyo nagtitrip. Costume ka ng costume, hindi ka naman nagbibrip. Eto na daw yung pinakamabigat kong laban, ang gagago ba kayo? Bakit? Pag tinalo ko ba to, may mapapala ako? Wala ka silbe sa karir ko. Stepping stone ka lang, hagdanan na ba to? Katulad mo lang si An Mateo, wala kang talent, imahe mo lang yung nagdadala sa'yo. Bang, bang! Si Apekz ang kalaban mo, kaya imposibleng mangibabaw ka dyan ngayong gabi. Magkakaroon ng lunang eclipse dahil tinapat niyo yung haring araw sa buwan. Tagalabanan, Shernan, magkalano! Woo! Tawila, akala mo napakagaling yung mga linya, matik. Kasing tulad niya daw si Luni, gago. Parehas lang kayong kasing adik. Dapat, yung mga linya mo, pinag-iisipan mong maigi. May nalalaman ka pang tupak-tupak, kaya patay ka kay Biggie. Ha? Oo nga hamunin. Yung pagiging gago, matagal ko nang tinalikuran. Yung bars ko sa muntin lupa, iniwan ko para patayin ka ng lubusan. Wala namang kwenta to si Apekz eh. Pero kaibigan ko, pabayaan niyo na. Alam niyo bang masyadong pabida si Tarantado? Pag maraming tao, hilig kumaway ng kumaway. Nung nagkaroon ng kariming sa kanila, lumapit sa soko. Biglang nagtaas siya ng kamay. Sabi ng pulis, nakita mo ba yung nangyari? Opo sir, nakita ko. Anong gamit na baril ng suspect? Ano po ba ang tawag sa baril nyo? Eto ba? Ang tawag dito, 45. Galing pa to sa lugar ng Sweden.
Parang ganyan yun, sir. Mahaba lang ng konti. Siguro 46 o 47. 46 o 47? Di mo pa ginawang 48 para nasulit mo ang iyong katangahan. Siguro pag nakakita ka ng shotgun, tatawagin mong 50. Putang ina naman. You're getting into my nerve, nigga. Stupid manky ass moron. Don't try me in English because I'm school. Yeah, high school. So you get it. Pag-usapan natin ang nakaraan mo. Nakaraang nagpapabooking ka pa. Panahong tambay ka ng Pasay. Payat days, pero talagang madiskarte ka na. Si siyang primero ang bugaw. Abangers ka lang. Naisip po kaysa mag-jokol ka araw-araw eh. Magpatsupa ka na lang. Nilabasan na, kumita pa. Grabe yung mindset. Nilabasan na, kumita pa. Grabe yung mindset. Monday to Sunday, may bakla. Walang problema sa budget. 200, isang putok. So sa isang linggo, meron kang 1-4. naging maugong ang pangalan mo at naging usap-usapan ka sa parlor. Magaling ka daw sa kama. Sabi ng kuya nun dalaga. Kaya mo daw magpabuking kahit pila. Kasing haba ng parada. Kaso nung tumagal, nag-iba ka. Biglang nagmahal na ng presyo. Minimum daw kasi sa Maynila at maraming kalaban sa negosyo. Pero may good news. Agad niya sinabi sa suki niyang madaldal. 200 pag chinupa siya plus another 200 bibigyan kanya ng salsal. Naloka ang mga bakla. Halos na patumbling at tumili. Good service na si Mark Partida, di pa siya nun tuli. Naging mabenta ang Mortakels kahit yung nota niya jutay. Waligis pa si Bakke, kiyauti na pero carry lang basta nandito yung buhay. More laplap kapaday. Pilafil mo ang ombre. Mas dakota pa ang nota sa yeast pero waka fakets basta may datong ka sa sobre. Yan si Apekz. All around call boy. Di ka titigilan para di ka ma-10 bits. Malusog ang pangangatawan kasi naman vitamins niya 10 bits. Tubig niya, buko. Yung brief niya, wala na. Sino ba naman kasing gaganahang mag-brief kung yung titi mo may nana? Pero di kita nilalait. Ang salitang kutsa, wala ho. Bakit ko naman kukutsain is yung pagpapatsupa sa bakla, yan ay marangal na trabaho. Nasira ba buhay nyo? Hindi. Nagpatsupa siya ng disente. Sinarantado ba kayo? Hindi. Nagpatsupa siya ng disente. Nayurakan ba buhay nyo? Hindi. Nagpatsupa siya ng disente. Kaya huwag nyo siyang pagtawanan. Hayaan nyo siyang magpatsupa. Malapit na Disyembre. Keep it up, bro. Keep it up, bro. Nandito lang kami mga Cebuanos para sa'yo. Pero huwag mo kakalimutan kumain ng bulot, pampatibay ng binte. Pero sa susunod, pag chuchupa ka, maghilamos ka para di ka nagkakaroon ng bulbul sa pisngi. Okay? Make a wish. Sana manalo lahat. Hanep! Gina G! Lumaki daw siya sa streets. Kaya pala mukha kang busabos. Hindi mo kaya lakarin yun na pagdaan ako, magkaiba tayo ng hulma ng sapatos. Bars! Kayo ng bars! Mga tamad naman tumugma ng maayos! Sa laban na to, ni hindi man lang ako nag-contemplate. Joker ka daw, pero ibaba mo, orting spade. Ako ay purong ginto, ikaw ay 14K. Nilalagay mo yung sarili mo sa kahon na para si Solid Snake. Okay, wait. Tuturuan kita kung paano mag-dominate, protege. Mala modern day Shaquille. Pag ako nag-concentrate para office mate na batak sa kape na walang copy mate, ah! Si Shernan, ang crowd favorite. Maraming natutuwa pag may laban. Kasi pag nagpatawa si Shernan, effortless, mukha lang kailangan. Tingnan nyo, palumpalo. Ribat ng ribat. Gumawa pa ng kanta kay Digong para sikat na sikat. Putang ina, no, makita ko yung music video. Si Shernan, dilat na dilat. Duterte to ng Duterte. Duterte to ng Duterte, pero hanggang ngayon, nag-a-addict pa. Biruin mo si negatibo, pa mismo nagsabi sa akin na positive ka. Pag to nagsasabu, tuwan-tuwa. Yung tuter, chinuchupa. Buti ka mo, di na uubos yung muka. Kaso sabaw na yung utak na parang tuslog buwa. Sabaw, utak, tus...
lubuha, nakakagutom mga untaon niya. Di ba naghamong kasaga po? Naawi mo pa si Nikoy, parehas naman kayo, mga bano. Lakas tama ka lang, hindi ka tatama sa akin kahit bato ka ng bato at kung totoong 3GS ang bagong henerasyon. Tangina, magbabarko na lang ako. Kasi kung ito ang future ng rap sa Pinas, parang ayaw ko na. Napakababaw ng tula. Lintik ba kung bumate ang kapal na mukha? Pati ba naman yung gumagawa ng cellphone mo, sina-shoutout mo pa? 3GS? Ano yun, tatlong gorilla supot? Mga tuso sa toil yan. Pag nagkasabay sa gig yung artifice sa 3GS, yung grupo nyo magmumukhang boy band. Kaya 3GS, mga putang ina nyo, kahit magtulong-tulong pa kayo, baka tulungan ko pa kayo. Yung huling punta niya dito, sabi niya siya daw yung supulturero ng tugma. Supulturero? Tanga ba ka sepulturero ng tugma? Ganito itsura nung tindero pa lang na puto seko si Ungga. Pwede ba huwag ka na magsalita? Magtigil manahimik ka nga, kahit ano pang suotin mo, mukha ka magtitina pa. Buti may kalibin na nakakasiping ka pa. Wala papansin sa'yo kung wala kang gimmick, wala kang magandang lyrics, tanga. Para kang si Deadpool. Kasi pag tinanggal mo na yung costume mo, kadiri ka na! At wala akong pake! Kahit sa'yo pa interesado yung mga judges, basta tandaan nyo, pag hindi maganda yung pagkakaluto, garantisadong mapapanes. Ako yung alamat na mandaragat. Delikado't walang kapares. Hinuli ko yung kraki ng walang pain at ginawa kong kalamares. Ibalat, Shernan, pahinga natin! Yo! Kesa sa 3GS, magbabarko na lang daw siya. Di ka nga makabili ng bangka. Dinadamay mo pa sa laban natin si Nico, ang hilig mo talaga sa bakla. Yo! Sabik sa atensyon. Nararamdaman niya kasing siya'y kupas na. Gumawa ng paraan, hinamon si Basilio, pinahiya si Sinyo. Di ba ang lakas niya? Kesyo, magtinda ka na lang ng damit, Sinyo. Hashtag, rapper na negosyante. Noong panahon na yon, magkakaanak na sila ng asawa niya, masyado kang arugante. Palubhasa, buhay binata, takot sa responsibilidad. Kinakamusta ka nga pala ng anak mo, 3 taon na siya ngayon, anak mo kay Mary Ann Trinidad. Nung nabuntis mo si Mary Ann, bigla mong iniwan, di mo naisip kung gaano ka kasama. Kaya ganun na lang kung alas kayo si Sinyo kasi di mo pa naranasan maging ama. Yan si Apekz, ang tunay daw na joking, pero irresponsabling ama. Parte ng artifice, nagsiman, pero irresponsabling ama. Mabuting kaibigan, galante sa bisyo, pero irresponsabling ama. Eh sige, ikaw na, the best ka, pero irresponsabling ang ama. Masarap ba maging idol? Hindi ka pang karaniwan. Habang yung anak mo nagkakaisip na bakit mo daw siya iniwan. Hindi yan magpapatalo. Meron yung multis, bars, tapos lalaban ng bata. Magulang ka lang sa batin, ako magulang sa dalawa kong anak. Sino dito may anak na? Single mom or single dad? Saludo ako sa inyo, mga nagsilbing haligi at bumbilya. Si Apekz, magaling na rapper, palakpakan nyo. Kailangan niya yan kaysa magkaroon ng sariling pamilya. Masyado pa kasing nasilaw sa kasikatan. Todo pa si club pa si gago. Sa kagustuhan mo maging pinaka, nakakalimutan mo nang maging mabuting tao. Si Deno, hari na riba. Si Sinyo, prinsipe. Siya daw, joking. Sige, yung titulo, inyo ng paghatian. Habang ako nakatitig lang sa inyo, nakangiti. Habang lahat ng titulo nyo, nasa aking katangian. Pinagbigyan ko lang yung yabang mo. Last year mo pa ako inahamon na labanan kita. Di ka kasi pinapansin ni Silio at Basilio kasi ikaw lang yung makikinabang sa kanila. Pasensya ka na ha, Shernan lang ako. Di ganong magaling at malupit. Pero itong Shernan lang na to magiging dahilan kung bakit may movement ka ulit. Oh, pasensya ka na ha. Sa sulat ko, di ko masyadong ginandahan. In short, ang nipis. Habang ikaw, handang-handa. Kasi nga, susulatan ka muna bago ka hamunin. Galawang artifice. Uy! May laban si Apekz. Tawagin ng buong banda. Kaya pag tinalo ko itong si Boy Tulo, para ko na rin tinalo si Luni at Abra. Kaya sige, ipagsigawan mo lang na ikaw ang tunay na hari ng mga Joker hanggang yung litid mo mapate. Pero isang malaking sampal sa'yo, King, ina mo, na ako lang ang Joker na tumalo kay Balakid. So paano? Hanggang dito na lang. Antay mo yung upload nito. Bilangin mo kung ilan ang naitulong ko sa yung views. Ako nga palang yung kaka, Mark Logan, ABS-CBN News. Yo!
Mukhang sa katangahan na nasanay ito. Oo, may anak ako. Si Sinyo yung bunso at ikaw yung panganay ko. Alam mo, nakakatawa ka. Pero nakakapagtaka. Parang ikaw si Kim Idol pag pinalapad yung panga. Ano ba silbi mo sa liga? Sumipsip at bumoka? Napapansin ko wala kang silbi sa boka kasi matanda ka na. Puta, nagpipiling bata ka pa? Aba, mas matindi kay Madonna. Kung mag-cosplay, daig pa sila Mirtel at Alodia. Tangina, hindi ito papalarin kahit mag-isip pa ng malalim. Kahit sisirin mo, wala rin, baka mabitin lang sa hangin. Round 3, huli na para magsisika at patawarin. Buhusan na to ng gasolina. Sisindihan ka namin pantawid, gutom lang kita. Sisig na sisiw lang to sa akin. Nung laban niya kay Balaki, nag-bihisol dapper siya. Ginaya mo si Noy-Noy, siguro tuwang-tuwa ka nung may pork barrel pa. Di lamang ibobol cutter pag sinabi mong dope rapper ka. Mas mabaho ka pa sa kilikili ni Fajardo pag fourth quarter na. Paano ka mananalo sa akin? Eh, ang corny mo nga. Alam mo nang walang lugaw sa McDo, in-order mo pa. Yung mga expression mo, pilit mo lang ine-express. Sa mga impression mo, hindi ako na-i-impress. Tamad ka mag-construct ng berso kasi mabenta yung mga getup mo. Para kang prangkistang madalas mabuko kasi walang kwenta yung mga setup mo. Sobrang sip-sip na ito sa mga tao. Ingitero pa, tarantado. Gusto maging inglesero, pindeho, pilingero. Kamasyado na gusto magpabida. Dapat sa'yo sinusumpak sa hita. Pag ako na nag-construct ng linya, dahil ko pang ininyero ng meral ko na perpekto mga plano at eksperto sa trabaho. Pagdating sa ribat, parang yung estudyanteng mema lang. Pero ang hiling magtaas ng kamay. Sobrang galing mo magpanggap. Yung isip ng madla na tangay kung sa bagay. Yung bisyo na yan, hindi nakakasunog ng mga bagat mga atay. Kaya nga inabuso niya ang pagpapanggap para ang lahat sumakay. Ako ay oso sa gubat na to. Kaya kung gusto mong mabuhay, Shernan Undertaker, magpanggap kang patay. Undertaker, ulul! Huwag mo kaming ginagago dyan, Goldas. Hari ng overtime, lagi na lang, di sakto sa oras. Hahampasin kita ng latigong rosas sa takong de roscas bago iposas. Tas papakainin ko to na may laso na sopas para lalong matodas, mandaraya. Dahil sa panggagaya, kaya to sumikat. Ako dahil sa haring araw, kaya lalong sumikat. Eh, ikaw, yung kanta mong Susana, ginaya mo lang sa Rosana ni Wax, puta peti ka. Ginagaya mo lang din si Daylight, yung battle rapper sa Amerika. Dahil sa'yo, yung paggaya ng mga jokes at quotes sa FB, pwede na. Ang galing, di ba? Niya mag-replika. Shernan, mapabattle at kanta, peki ka! Kaya babalik na kita sa square one. Sisipain kita ng malang Beckham na mapunta ka papuntang Jensen. Tangina sa lugar nila, sip-sip to sa mga chairman. May kanta ka pang ball is light. May music video mala N1. Shernan, matanong lang kita, ilan yun ang share? Nan! Share? Nan? Share? Nan? Putang ina, ayoko magagaganyan kasi nagmumukha akong A1. Time! FlipTop, Gubat 5, Apekz vs. Shernan. Mahingay, super best para sa kanilang pareho. Ewan ko sa inyo lahat, pero para sa akin, yan yung mga laban talaga na panalo tayong lahat. Tangina, wild yun. Shoutout sa kanila pareho. Pero ang botong hurado, 5-0 para kay Apekz. Salamat ulit kay Doc James Diaz ng NTO Muntin. Ito real talk, tangina, napaka-classic ng laban namin. Sana masundan pa yun. Siyempre, sana makalaban ako sa Disyembre. Marshall, sobrang classic yung battle talaga. Panalo tayo lahat dun. Round per round, first two rounds kay Apekz talaga. Talagang lakas na Apekz, classic na Apekz yung nakita, pinakamalakas sa atin. So, naglakas si Sherna nung third round, tapos mga too late na. Kasi nakapondo na si Apekz ng two rounds. So, Apekz. Kaya nga pala, ayun, binoto ko si Apekz dito. Aminin ko, ang galing ng pinakita ni Shernan, pero para sa akin yung mga bara niya nabara lahat ni Apekz. Para sa akin yun, nabara lahat ni Apekz, na-block niya kumbaga, tapos dumagdag pa siya ng konting puntos. Kaya nandun yung lamang para sa akin, Apekz. John Leo Rapolo, shoutouts and Savage. Para sa akin, round 1,
binigay ko kay Apekz, tas round 2 kay Shernan yung nagustuhan ko yung TT bars. Tas round 3 yun, binigay ko kay Apekz. So, Apekz. Yo, I'm ALX AMF42 Rapolo. Binoto ko si Apekz all 3 rounds, pero hindi ibig sabihin nun na malaki yung lamang niya. Bale, kada round lumalaban si Shernan eh. So, bale, konting lamang kada round. Pero nakuha ni Apekz yung tatlong rounds niya. So, pero props ka Shernan, grabe. Grabe lakas niyan yung Master Boogie. So, Apekz. Yo, fam, shoutout sa AMF, Turbo High Tech Reservoir. Binoto ko nga pala si Apekz. 1 to 2 rounds Apekz, tapos binigay yung 3 rounds, batong round ni Shernan, kasi yung para sa akin pasok yung mga real talk niya, so Apekz.